natin si Miss Jessica, no? Siya po ay nasa Germany ngayon. Tanungin natin siya. Ano ba yung, Ma'am Jessica, tanungin kita, no? Ano yung sistema ng pagtuturo sa Germany? Ano ba sila? Nag-face to face na ba or distance learning, flexible learning din sila? Hi. Ang tanong mong una, no, kung ano yung sistema ng school dito sa Germany. Nag-start na kami ng classes noong yes. August 17 pa. So, 2 months ago, nag-start na kami. Compulsory yung mag-wear ng mask dito sa loob ng classroom. Pero paglalabas ng bata sa ng kanilang mga classrooms ay kailangan nilang i-wear yung mga mask nila. Yung first 2 weeks namin dito ay major subjects lang ang tinuro sa mga bata. Kung halimbawa, English, math, or German, or social studies. At yung mga curriculum namin, no, na pinikli talaga yung mga lesson para sa kanila. Ang naging hamon lang para sa aming mga teachers dito, nakikita namin yung resulta na parang kulang ang tinuro namin sa kanila kasi nag-start diba ang pandemya dito sa Germany noong March 15, nagsara na ang mga classes. Nagkaroon din kami ng mga online classes na hindi naman ganun kaganda ang naging resulta. Nakikita namin ngayon na ang mga bata ay halos walang ginawa during this 5 months na wala silang pasok. Mm-hmm. Anyway, Ma'am Jessica, puntahan ko muna si Miss Mai. Okay. Si Miss Mai po, mga kabayani, ay siya po ay isang online teacher at the same time, online student din. Tapos, meron pa siyang isang racket na siya rin po ay nag-tutor face-to-face. Miss Mai, nandiyan ka ba? Yes, magandang gabi, Miss Jasmine. Opo, ayan. So, yun nga, nabanggit nyo. I teach online. Nagsimula na rin akong mag face-to-face lessons nung mag-open yung classes dito last September 14. And apart from that, katulad ni Ren and Leslie, meron din akong mga anak na nag-aaral sa Pilipinas. So, tuhugin ko na lang yung tatlo. I-discuss ko na lang siguro kung paano yung digitalization and yung online and distance learning. Kasi nung nagsimula itong pandemic, I had to equip myself with the skills, lalo na yung pagdating sa different platforms. So, andyan yung paggamit ng Zoom, Google Meet, Skype. So, lahat ng posibleng gamitin para lang makapag-deliver ako ng lessons sa mga estudyante. So, ang naging challenge lang dito kasi, since Italy ang naging center ng pandemic, yung outbreak dito sa Europe, kailangang mag-shift ng napakabilis ng mga bata, ng mga magulang at ng mga teachers. So bilang English yung itinuturo ko, extra challenge kasi since I have low level students. So andun yung I have to give extra materials, tapos limited yung time unlike when I used to do it face to face. So andun yung pwede kong ipaliwanag sa kanila na walang pressure, walang tension. And kailangan ko din minsan ipailupaluanag sa mga estudyante how to use the platform.